Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Ako nga po pala si JR. Dito na po ako ipinanganak at lumaki sa Cagayan. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar na pinangyarihan ng ikukwento kong ito bilang respeto na rin sa mga nakatira dito. Nung nasa elementarya pa lang ako, ay nagkaroon kami ng kaibigan ko ng nakakatakot na karanasan. May kinalaman ito sa paghahanap namin sa nawawala naming kaibigan na si June. Nasa 35 taong gulang na ako ngayon, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangyayaring yun. Tatlo kaming magkakaibigan, ako, si June, at si Makmak. Nakaugalian na naming magkakaibigan na maglaro sa isang malawak na bakanting lote sa lugar namin. Doon yun sa may unahan pa ng mga kabahayan. Medyo nakadistansya yun. May malaki kasing puno ng santol at bignay roon. Doon kami madalas nagsisipag-akyatan ng mga kaibigan ko. Pagkatapos ay maghapon na kami roon natatambay. Pero isang araw ay may nagtayo ng bako doon at sinakop nito ang puno ng bignay na madalas naming inaakyatan. Sa palagay namin ay hindi taga roon sa lugar namin ang nagpatayo ng bakura na yun dahil hindi naman pamilyar sa amin ang mga mukha nito. Makalipas pa lang ang ilang araw ay mayroon ng itinatayong bagong bahay sa loob ng bakuran. Sinubukan naming tanungin ang mga gumagawa ng bahay kung sino ang bagong may-ari ng lupang nakakasakop sa puno ng bignay para sana pwede kaming magpaalam na umakyat sa puno. Pero sa halip na sagutin kami, ay tinitingnan lang nila kami ng masama. Dahil dun ay natakot kaming tatlo at dali-dali na lang na umalis sa lugar. Simula nun ay sa may puno ng santol na lang kami umaakyat at naglalaro. May mga pagkakataon na sinusubukan namin na sumilip sa loob ng bakod at nagbabakasakaling walang bantay para makapuslit kami at makakuha ng bunga ng bignay. Pero sa kasamaang palad ay palagi ring may nakaupong matandang lalaki malapit sa puno, kaya hindi na rin kami nagpumilit na makaakyat pa rin. Minsan, habang abala kami sa pagpapak ng bunga ng santol sa itaas ng puno, ay napatanaw kami sa bakura na kinaroroonan ng bignay nang mapansin namin ang isang magandang batang babae na nakatayo sa labas ng bakuran. Nagulat kami nang biglang bumaba ng puno si Makmak para lapitan yun, hanggang sa sumunod na rin kami sa kanya. Tinanong namin si Makmak kung bakit siya lalapit dun. Ang sabi nito ay gusto lang daw niya tanungin ang batang babae kung ano ang pangalan nito. Pero nung mapansin ng batang babae na papalapit na kami, ay para namang biglang nataranta yun at nagmamadaling pumasok sa loob ng bakura nila. Napakamot na lang tuloy kaming tatlo sa mga ulo namin. Biniro pa nga namin ni June si Makmak na baka natakot sa kanya yung batang babae kaya biglang pumasok sa loob. Wala kaming nagawa kundi umalis na lang roon at baka lumabas pa ang matandang lalaki na sa palagay namin ay lolo ng bata. Ilang araw ang nakalipas nang maisipan naming bumalik sa bakanteng lote para maglaro sa may puno ng santol. Habang nanginginain kami ng bunga noon sa itaas, ay nagbabatuhan kami ng buto ng santol. Nasa ganung pagkakasiyahan kami nang biglang sumenya sa amin si June na tumahimik kami. Nagtanong kami kung bakit, pero hindi naman siya nagsasalita at nakatingin lang sa baba sa di kalayuan sa bahay ng matanda at ng batang babae. Mayroon siyang isinesenya sa amin na tumingin doon sa kanyang itinuturo. At parang nagduduwal pa ang loko na akala namin ay nagbibiro lang. Tinawanan pa nga namin siya dahil hindi naman namin nakikita ang itinuturo niya. Medyo nasa mababang parte kasi kami ng puno ni Makmak, kaya kinailangan pa naming umakyat sa kinaroroonan ni June para makita ang itinuturo nito sa amin. Pero hindi pa man kami nakakaabot sa kinapupwestuhan ni June ay sinigawan na niya kaming bumaba na kami habang nagmamadali na rin itong bumaba sa puno. Dahil dun
ay napapababa naman kami agad ni Makmak sa puno. Pagkababa namin ay agad din nagyaya si June na umalis na kami roon. Nagmamadali pa nga nitong isinuot ang sinelas nito at pakaripas na tumakbo na para bang may kinatatakutan kung ano. Mabilis naman namin siyang hinabol ni Makmak para tanungin kung ano bang nangyayari sa kanya. Nakapagtataka kasing bigla na lang siyang umakto ng ganun. Habang humihingal ay ikinuwento niya sa amin ang nakita raw niya sa loob ng bagong tayong bahay. Nang mga sandaling iyon ay nagkalayo na kami roon kaya huminto na kami sa pagtakbo. Ang sabi niya, nakita raw niya mula sa nakabukas na bintana ng bahay ng matandang lalaki ang isang batang lalaki na nakabiti ng patiwarik sa loob at mukhang patay na dahil kitang-kita raw niya ang biniyak ng matanda ang tiyan nito at isinahod sa baso ang tumutulong dugo roon. Pagkatapos ay ininom ito ng matanda at ng batang babae. Nakita rin daw niyang kinuha ng matanda ang lamang loob ng batang lalaki at iniabot ito sa batang babae na kinain naman ito. Tuwang-tuwa pa raw yun na animoy sarap na sarap sa kinakain na hilaw na lamang loob. Pero nakita raw siya ng matandang lalaki na nakatingin siya sa kanila kaya tiningnan daw siya nito ng masama at akmang lalabas na ng bahay kaya sinabihan niya kami na bumaba na. Habang ikinukwento yun ni June ay maduwal-duwal naman kaming dalawa ni Makmak. Pero dahil wala nga kaming nakita ay tinawanan na lang namin siya at sinabing pinagloloko niya na naman kami. Gayunpaman, ipinipilit pa rin niyang totoo ang mga sinasabi niya sa amin. Matapos naming umuwi ng hapong yun, kinagabihan ay nagpunta ang mga magulang ni June sa bahay namin para magtanong kung naroon ba sa amin si June. Hindi pa raw kasi ito bumabalik matapos na magpaalam sa kanila na pupunta sa bahay namin para humingi ng inulam naming ginataang langka noong tanghalian. Sa amin kasi sila na nanghalian ni Makmak bago sila nagsiuwi. Ang sabi ko na lang sa kanyang tatay ay hindi na bumalik si June sa amin matapos nilang umuwi ni Makmak. Pero bago pa umalis ang mga magulang ni June ay bigla naman akong kinutuban na baka bumalik yun sa bakanting lote na pinaglalaruan namin. Kaya binanggit ko na lang yun sa nanay at tatay ni June. Nagpasya silang subukang puntahan ang lugar na yun, baka sakaling naroon nga ang kanilang anak. Nagpasama pa nga sila sa akin, kaya sumama na rin sila mama at papa. Pagkarating namin dun, ay wala naman si June. Lalo tuloy kaming nag-alala kung saan na ba siya nagpunta. Nang mapansin ng tatay ni June ang bagong tayong bahay, ay sinabing subukan naming magtanong dun. Sabay-sabay kaming lumapit sa bakuran nun at tumawag ng tao po. Ilang saglit ay lumabas naman ang matandang lalaki na mukhang masungit dahil nakakunot ang kulukulubot nitong noo at paasik na nagtanong kung ano ang sadya namin. Magalang namang kinausap yun ng nanay at tatay ni June na sila Aling Sedes at Mang Nestor at nagtanong kung may napansin ba itong batang lalaki na napagawi sa lugar na yun. Masungit naman yung sumagot ng wala, kaya nagpasalamat na lang sila at humingi ng pasensya sa istorbo. Pagkatapos nun ay tinalikuran na kami nito at padabog pa ngang isinara ang pinto ng bahay. Nagpasya na kaming umuwi, pero hindi pa man kami nakalalayo ay napansin ko ang isang piraso ng tsinelas hindi kalayuan sa kinatatayuan namin. Agad ko naman yung nilapitan at ipinakita kina Mang Nestor at Aling Sedes. Ang sabi ko ay, parang kapareho ito sa tsinelas na ginagamit ni June. Kinuha naman ito ni Mang Nestor sa akin at tiningnang mabuti at kinumpirmang tsinelas nga ito ng kaibigan ko. May bakat din kasi ito ng sunog gawa ng bakal na pinainit bilang palatandaan. Kami kasing tatlo ay madalas magkakapareho ang mga tsinelas kaya nilagyan ni Mang Nestor ng palatandaan ang tsinelas ng anak. Kung naroon ang tsinelas ni June ay marahil na pagawi nga ito roon. Pero saan naman yun nagpunta
at bakit isang piraso lang ang gamit nitong tsinelas. Nagkaroon tuloy ng kutob si Mang Nestor na baka napansin nga ng matanda na gumawiro ng anak niya at hindi lang sinasabi sa amin. Kaya muli siyang lumapit sa bakuran at kumatok. Ilang sandali ay lumabas naman agad ang matandang lalaki at sa pagkakataong yun ay halatang galit na. Magalang pa rin nagtanong doon si Mang Nestor kung hindi ba talaga nito napansin na gumawiroon ang anak niya. Mangyari kasi natagpuan namin ang tsinelas nito malapit lang sa bakuran nila. Mataas ang boses at paasik na sumagot ang matanda na wala siyang kahit sinong napansin gumawiroon dahil hindi pa naman daw siya lumalabas ng bahay hanggang noong kumatok kami at abalahin ang pananahimik niya. Sinabi pa nitong wala raw siyang pakialam kung sino mang Poncio Pilato ang may-ari ng tsinelas na sinasabi ni Mang Nestor. Kaya kung maaari daw ay magsilayas na kami dahil naabala raw namin ang pagtulog niya. Wala kaming nagawa kundi ang umalis na lang matapos isara ng pabalibag na matanda ang pinto ng bahay nito. Dahil dun ay lalong nag-alala ang mga magulang ng kaibigan ko, lalo't lumalalim na rin ang gabi. Walang kahit sinong may ideya sa amin kung saan nga ba nagpunta si Jun. Habang naglalakad kami, ay noon ko naman naalala ang ikinuwento ni Jun sa amin kanina ni Makmak tungkol sa nakita niya sa loob ng bahay ng matanda na hindi nga namin pinaniwalaan. Naisip kong banggitin sana yun sa mga magulang ni Jun, pero nag-alangan ako dahil baka lalong mag-alala ang mga ito. Nang makarating na kami sa aming bahay, ay sinabihan ni Papa sina Mang Nestor at Aling Sedes na umuwi na muna sa kanila at baka umuwi na rin dun si Jun. At kung hindi pa naman, ay ipagpabukas na lang ang paghahanap para makahingi na rin ng tulong sa barangay. Tutal ay malalim na rin kasi ang gabi at wala rin naman kaming ideya kung saan hahanapin si Jun. Kinabukasan, nagpatuloy kami sa paghahanap sa kaibigan namin. Nalaman kasi naming hindi pa rin umuwi si Jun sa bahay nila. Sa pagkakataong yun ay pati sina Makmak at ang mga magulang niya ay kasama na rin naming naghahanap. Pero lumipas na ang buong araw, hindi pa rin natatagpuan ng kaibigan namin. Naisipan na rin naming galugurin ang buong paligid ng lugar kung saan madalas kaming naglalarong tatlo kasama ng mga barangay tanod, pero hindi rin namin nakita ron si Jun. Habang naghahanap kami, napansin namin ang matandang lalaki at batang babae na nakatira sa bagong tayong bahay na nakatingin lang sa amin habang naglilibot-libot kami sa paligid ng lugar na yun. May pagkakataon na rin na tinanong ng mga tanod ang matanda at ang batang babae kung napansin nilang gumawiron si Jun. Pero kagaya ng naging sagot nito sa amin, ay ganun din ang sinabi ng matanda. Nung mapagsolo kami ni Makmak, ay pabulong niya akong kinausap. Ang sabi niya, may pakiramdam daw siya na may kinalaman ang matanda sa pagkawala ni Jun. Yun ay dahil sa nakita nitong pag-inom ng matanda at ng batang babae sa dugo ng batang lalaki at pagkain ng lamang loob nito. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya at sinabi kong ganun din ang kutob ko. Pero kung may kinalaman nga sila, paano naman namin mapapatunayan yun kung sasabihin namin ito sa mga magulang ni Jun? Sinabihan ako ni Makmak na mas mabuting huwag na naming ipaalam yun sa iba dahil baka hindi rin kami paniwalaan. Isa pa, ikinuwento lang naman yun ni Jun sa amin at hindi naman namin nakita, kaya hindi rin kami sigurado kung nagsasabi ba siya sa amin ng totoo o kung niloloko lang kami. Kinabukasan nun ay nagkita kami ni Makmak sa isang tindahan at napagkwentuhan namin ang hindi pa rin pag-uwi ng kaibigan namin. Maging kami ay nag-aalala na rin kay Jun at kung ano talaga ang nangyari dito. Hanggang sa sinabi nitong bakit di namin subukang palihim na magmasid sa bakuran ng matandang lalaki at apo nito. Nung una ay tumutol ako sa takot na baka mahuli kami ng matanda, pero nagpumilit si Makmak at nagsabing sandali lang naman daw kami roon at kung hindi namin makikita si Jun doon ay uuwi rin kami agad. Kaya sa huli ay napapayag na rin ako. Nang mga oras na yun, ay lumakad na kami para pumunta sa dating pinaglalaruan namin.
Nang makarating na kami roon, palihim kaming nagmasid sa labas ng bakuran ng bahay roon. Payukod-yukod pa nga kami habang lumilibot sa paligid para hindi kami makita ng matanda kung sakaling sumilip yun mula sa loob. Hanggang makakita kami ni Makmak ng isang butas na pwedeng lusutan papasok sa loob ng bakuran. May kalakihan kasi ang butas na yun na pwede nang daanan ng isang malaking aso. Bagya yung natatakpan ng malalagong halaman kaya hindi ito basta-basta mapapansin. Napagkasunduan namin ni Makmak na lumusot dun sa butas. Palibhasa mga bata pa kami kaya hindi pa kami gaanong nag-iisip at padalos-dalos pa sa mga ginagawa. Ilang sandali lang ay nasa loob na kami ng bakura ng matanda at maingat kaming nag-ikot-ikot doon. Hanggang mapadako kami sa likuran ng bakuran kung saan nakaamoy kami ng napakabahong amoy. Yun bang parang amoy ng patay na hayop? Napatakip kami pareho ni Makmak ng ilong at binulungan ko siyang umalis na kami ron dahil malapit nang bumaliktad ang sikmura ko. Baka hindi ko na mapigilan at masuka na ako bigla, sigurado makakalikha ako ng ingay. Pero pinigilan niya ako at itinuro sa akin ang isang bukas na pinto sa likod ng bahay na yun. Hindi pa nga ako nakakasagot ay hinila na ako ni Makmak kaya napasunod na lang ako sa kanya. Sa bungad pa lang ay napakaraming bangaw na ang sumalubong sa amin na para bang may kung anong nilalangaw sa loob ng pintong yun. Pagkapasok namin, napatulala ako sa nakita namin ni Makmak. Dahil sa loob nito, nakita namin ron ang dalawang katawan ng mga bata na babae at lalaki na pawang mga wasak ang mga tiyan at wala na rin ang ibang parte ng katawan. Luray-luray din ang suot nilang mga damit na parabang nilapa ng kung anong hayop ang kanilang katawan. Doon pala nagmumula ang nakasusulasok na amoy at naglalakihang mga bangaw. Hindi na naming napigilang pagbaliktaran ng sikmura kaya sabay pa kaming napasukan ng malakas ni Makmak. Niyaya ko na siyang umalis doon pero nung lalabas na kami ay narinig namin ang pagsigaw ng batang babae ng Lo! May mga nakapasok! Tinig namin ang tunog ng yabag ng paa mula sa may harapan ng bahay na mabilis na tumatakbo patungo sa pintuan sa kusina. Pagkatingin namin doon ay naroon na ang matandang lalaki sa bandang pinto. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin at galit na tinanong kung ano ang ginagawa namin dun. Parang binalot ng kaba ang dibdib ko sa takot sa matanda. Narinig ko na lang sumigaw si Makmak ng Takbo! Saka kumaripas palabas ng pintuan. Nakita ko pang bumagsak ang matandang lalaki sa lupa dahil sa ginawang pagtulak dito ni Makmak. Kakaripas na rin sana ako ng takbo pero tila naman nanigas ang mga paa ko. Nanginginig na ang mga binti ko nung makita kong papatayo na ang matanda nang maramdaman kong may humila sa akin. Si Makmak pala. Tulala lang kasi ako nang nakatingin sa matanda na iniinda ang masakit na paa sa pagkatumba. Halos makalagkad ako habang tumatakbo kami. Pumalik kami kung saan kami dumaan papasok. Naunang lumusot sa may butas si Makmak at habang naghihintay na makalabas siya ay palingon-lingon naman akong nagbabantay. Nang makita kong nakasunod na ang matanda sa amin, sa takot ko ay naitulak ko na si Makmak at nagmamadaling lumusot doon sa butas. Mabuti na lang at mabilis akong nakalabas. Nagpatuloy kami sa pagtakbo at paglingon namin ay nakita naming hinahabol pa rin kami ng matanda. Napasigaw kami sa takot na baka maabutan kami nito. Kaya lalo pa naming binilisan ang pagtakbo. Pero maya-maya ay muli kaming napalingon na makarinig kami ng malakas na pag-ungol na parabang nanggagaling sa isang malaking hayop. Pagkalingon namin ay wala na ron ang matandang humahabol sa amin. Sa halip, isang napakalaking aso na itim na mabalasik ang anyo na ang humahabol sa amin. Dahil dun, lalo kaming nagsisisigaw sa takot ni Makmak.
Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang makarating kami sa parteng marami ng bahay. Humingi kami ng saklolo na nakaagaw naman ng pansin ng mga taong naroon. May ilang sumalubong sa amin at tinanong kami kung bakit kami humihingi ng saklolo. Ang sabi namin ay may humahabol sa aming napakalaking aso, pero paglingon namin ay wala na ito. Ang sabi pa ng mga tao ron ay wala naman daw silang nakikita ang asong sumusunod sa amin. Gayunpaman, hindi pa rin napalagay ang loob namin ni Makmak na hindi kami babalikan ng asong yun. Kaya nakiusap kami sa mga tao ron na ihatid kami sa bahay namin. May nagmagandang loob namang lalaki na naghatid sa amin. Pagdating namin sa bahay, agad din naming ikinuwento kina Mama at Papa ang mga nakita namin sa loob ng bakuran ng matandang lalaki. Noon namin nalaman na isang tanod pala ang naghatid sa amin at tinanong kami kung nagsasabi ba kami ng totoo. Nangako kami ni Makmak na nagsasabi kami ng totoo, kaya sinama kami nito sa barangay para magsama ng iba pang tanod na pupunta ron sa bahay ng matandang tinutukoy namin para malaman kung nagsasabi kami ng totoo. Nung pagbalik namin sa bahay ng matanda, ay kasama na namin sila Mama at Papa at ilang tanod para tanungin ang matanda tungkol sa nakita namin. Sa halip na sumagot, ay matalim kaming pinukol ng tingin ng matandang lalaki, tsaka sinabing masyado raw kaming mapusok ni Makmak para pasukin ang bakuran niya na walang pahintulot. Pero maya-maya rin ay sinabi nitong kung gusto ba ng mga tanod ay pumasok sa loob ng kanyang bahay para masaliksik ang loob, na siya namang ginawa ng mga tanod. Naunang pumasok ang mga tanod, tapos nakasunod kami ni Makmak at sa likuran namin ang aming mga magulang. Nakita naming matalim ang titig sa amin nung batang babae na naroon lang nakatayo sa bukana ng pintuan ng silid. Itinuro namin ni Makmak sa kanila kung saan namin nakita ang dalawang katawan ng mga batang nakita namin. Malayo pa lang ay naamoy na rin nila ang nakasusulasok na amoy, kaya nagmamadali silang lumapit sa pinanggagalingan noon. Pero pagkapasok namin kung saan namin nakita ang mga bangkay ng dalawang bata, ay iba na ang tumambad sa amin. Sa halip ng mga patay na katawan ng tao, ay mga patay na kambing ang nakita namin dun, na siyang nangangamoy at pinagkakaguluhan ng mga bangaw. Ayon sa matanda, pagbiliraw ng mga kambing ang ikinabubuhay nilang maglolo, at pagkatapos ay kakayatin niya ang mga ito at saka ibibenta sa mga suki niya. Mangyari daw ay may ilang araw na kasing masama ang pakiramdam niya, kaya hindi na niya natapos ang pagkakatay sa mga kambing na yun, kaya napabayaan siyang nasira ang mga ito at hindi na niya naididispatsa. Nagkatinginan kami ni Makmak sa sinabing yun ng matanda. Takang-taka kami kung paano naging mga patay na kambing na ang dalawang batang nakita namin. Ang sabi ng mga tanod ay baka raw na malikmata lang kami, at humingi na sila ng paumanhin sa matanda. Sinabi rin nila sa matanda na kung gusto ba nito na sila na ang magbaon nun, dahil baka magkasakit pa ang maglolo dahil sa dami ng malalaking langaw sa loob ng kanilang bahay. Sabi naman ng matanda na siya na ang bahala dun, dahil umiigi na rin naman ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos nun ay muling humingi ng paumanhin ang mga tanod dahil sa abala, at umalis na kami roon. Sermon naman na ang inabot namin ni Makmak sa mga magulang namin dahil sa kahihiyan. Dahil dun, pinagpawala na kaming lumabas pa ng bahay. Takang-takaman sa mga nangyari, alam namin ni Makmak na hindi kami namamalikmata lang sa mga sandaling yun, at sigurado kami sa nakita namin. Gayunpaman, hindi na namin pinilit pang paniwalain ang aming mga magulang dahil lalo lang kaming mapapagalitan. Ang isa pang ipinagtataka namin ay kung paano naging isang malaking itim na aso ang matanda nung hinahabol kami nito. Kahit pa nga walang naging mabuting resulta ang pagsusumbong namin at pagpunta ng mga tanod sa bahay ng matanda, ay may iba pa rin naniniwala na may kakaiba sa maglolong yun. Maaaring araw na aswang talaga ang matanda. Ikinuwento namin ni Makmak sa iba ang nakita namin, pati na yung ikinuwento ni June sa amin.
kaya naging mainit ang tingin ng mga tao sa maglolong yun. Ang ipinagtataka lang din ng lahat dahil kung meron ngang mga batang kinakarne ang maglolo, eh bakit walang batang nawawala sa amin maliban kay June? Kaya hindi tuloy mapilit ang mga tanod na higpitan ang pagmamanman sa matanda. Sa tingin ko, Sir Carl, ay alam ng matanda na kumakalat na ang balita tungkol sa kanyang pagiging aswang dahil bigla na lang din yung nawala. Iniwan nila ang bahay nila ron at walang nakakaalam kung saan lumipat. Pero sa kasamaang palad, hindi na natagpuan pang muli ang kaibigan naming si June. Kahit wala na ang maglolong yun sa lugar namin, ay sobra pa rin ang paghihigpit ng mga magulang namin ni Makmak sa amin. Sa hapon ay sinusundo kami sa paaralan dahil baka raw nagkaroon ng galit sa amin ang matanda at bigla na lang kaming dukutin, kagaya ng nangyari kay June na mukhang dinukot ng matanda para hindi maikalat ang nakita nito na kanilang ginagawa. Kalaunan kasi ay naniwala na rin sila mama at papa ko na aswang nga ang matanda kasi nung wala na ito ay may mga natagpo ang damit ng mga batang lalaki at ilang pares ng tsinelas sa loob ng bahay maging ang kapares ng tsinelas ni June na natagpuan rin sa ilalim ng silong. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Sir Carl. Kung nasaan man ang kaibigan naming si June ngayon, ay sana nagkaroon siya ng katahimikan sa kanyang maagang pagpanaw sa kamay ng isang aswang. Maraming salamat sa pagtanggap ng kwentong ito. Lubos na gumagalang, JR. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.